Magandang buhay mga master. Ngayon pala gagawa tayo ng sabiki na hook. Yan. Yan yung ginagawa ko ngayon. Kasi naghahanda ako ngayon fishing season. Yan yung dalawang klaseng sabiki na ginagamit ko. Ito yung isa. Pero ang gagawin natin ito. Yan. Yung may vinyl flash. So simulan na natin yung paggawa. Ang mga gamit na pala. Yan. Yung long shank na J-hook. 1.5 to 1.75 yung haba niya. And then, crystallite na aqua blue. Yung napili ko ngayon. Ayan. Ginupit ko lang siya ng 2 inches. And then, si thread na kaya pre-use yung gamit ko. Sa bobbin holder. Ayan siya. Ang fly tying. At yung flybys para pang-hold tayo ng hook. And then, yung silk thread na pala. Ang imitation ng wounded fish. Pang-design-design lang yun. Stacker ng crystallite para mapantay yung mga dulo niya. Shoot mo lang yan. And then, tak-tak. Yung sabi, syempre, UV resin pang-protect ng ating thread. Yung hard ang ginagamit ko. Meron kasi yung soft sa flexible. Gunting na. Maliit na cute na gunting. Ayan siya. And then, yung vinyl na flash. Yan yung nakikita ngayon ng isda kahit sa malayo. Yan yung nag-i-imitate ng scale ng mga isda. Minsan nga walang scale yung isda pero kumikintan siya. Kasi most yung mga isda kasi minsan hindi naman nakakikita ng kulay. So, binupit ko lang siya na mga 5 mm. Tapos, ang haba niya is 4 inches. Ganyan. So, yung focus yung panang ano niya. Ang wrap around niya, liberation. So, ngayon, simulan na natin yung ating pagdala. Mas maganda pag meron tayong flybys. Ano pa? Hold tayo ng ating hook. Secure lang natin. Ayan na siya. And then, mag-wrap around lang ako sa shank niya mula sa base ng eye ng mga 10 mm. Yan yung base niya para hindi dumulas yung flash at yung mga crystallite. Mag-stay siya sa place dyan sa taas niya. Ayan. Tuloy lang natin yung sobra para medyo maganda naman. Tapos ngayon yung vinyl flash, tutupi ko lang siya sa gitna. Nanginginig, kasmado. Pag natupi na, ngayon naman, kung sa may pinagtupian, gugupitin ko lang siya ng medyo patulis. Pero, hindi dapat maputol yung dalawa, hindi maghiwalay. May matirang konti. Ayan. Ayan. Ganyan siya. And then, lalagay ko lang siya dun sa may pinagtalian ko ngayon. And yung isang side nandun sa kabila ng hook. Yung isa naman sa kabila. Pang cover up siya ng shank ng hook. Para hindi nakikita ng isda. Secure lang natin. Kalian. Pag satisfied na tayo, pwede nyo tigilan. Pero pag gusto mo, possible lang. Marami naman yung ano natin, thread natin. Yan, okay na siya, ganyan. Ngayon naman, maglalagay ako ng crystallite. Parang flasher din yan. Kumikitab din naman yung crystallite. Saka yung kulay na aqua blue. Nag-i-imitate siya ng mga graylings. O, yung dilis. Lagay ko lang sa stacker para mapantay ko yung mga dulo niya para mas pabilis. Tak, tak, tak. Pantay na yung mga dulo niya. Mas madali siyang pantayin kaysa mamanu-manuin isa-isa. Lalay ko lang siya sa ibabaw ulit.
yung kasi pagandahan to ng sabiki lur sa effectivity yan, hindi yan sa beauty contest. Parang lang parang lang parang lang hindi ito pinapaganda masyado kasi hindi naman yung i-judge ng mas dami. So yeah, and then lalagay ako ngayon na silk thread na pala. Yan yung nag-i-imitate ng dugo ng isda. Na pag nakikita ng isda, kala nila duguan yung mga bait fish. Lalagay lang ako ng dugo. Pita ko ng mga approximate bit 2 inches na sinusukat ko. Basta mas mahaba sa hook. Okay na yan. Nabibili lang yan sa mga ano. Yun. Okay na. Yung dulo na lang. Yung buntot. Gugupitin natin yan ng patulis. Depende kung saan nyo gusto yung tulis. Pababa o pataas. Hindi naman pagandahan kasi yan eh. Ang effectivity yung ano dyan. Tinitingnan. Kung makakahuli ba talaga o hindi. Yun. Okay na. Meron na tayo sa bait lure. Pag ginamit mo sa fly fishing, streamer ang tawag yan. Yun yung pinapaagos-agos stream. Yan. Okay na siya. Matinda. Mahaba siya. Maraming ano to, maraming gamit siya. Ito yung nakaka-attract sa mga isda. Yung
flash na yan, vinyl flash. Kapag mahina yung kagatan, yan ang ginagamit ko. Mahaba na yan. Kasi nakikita ng isda yan kahit sa malayo. Ito naman, kapag napakarami ng isda. Yan, semicircle, yung hook niya. Hindi mo na kailangan iset yan. Pag laglag mo, kinagat, reel in agad. Yung kasi self-setter naman yung hook na yan. Saka wala siyang yan matigas na vinyl flash na mahaba. Dali kasi itong malunok ng isla. Malambot siya niya kapag nasa tubig. May higop agad ng isla. Ito naman kapag bihira yung isla, matumal yung kagat. Para pang attract siya. So, ayun yung mga nagawa natin. May orange din yung red. Yung mga ginawa natin ngayon. Makarami na ako. Marami na naman pang-donate sa dagat. At sa ilog. Ah, nakakahuli din pala yan ng northern pike. Kahit anong isda, nahuhuli naman yun. Tanga naman isda dito. Ayan. Eh, yun naman yung sinisirkel. Ayan. So, yan yung dalawang klase ng sabiki na ginagamit ko. Yung isa, yung ginawa natin, pag matumal. Itong isa, kapag maraming isda. Ito kasi, dahil sa vinyl flash niya, na makintab, ayun, hindi ka matubog. Nakikita yan ng isda kahit malayo. Ito pag malapitan lang yung isda. So, mayroon akong video clip kung paano namin ginamit yan. Nanghuli kami ng mackerel sa Gaspi. Nakabangka kami. Nakarami naman kami. So, yung panoorin natin kung paano kami nanghuli. Ayun. Yung unang huli ko, unang dalawa. Nasama yung video kasi sobrang haba na. So, ayun guys. Sana nag-enjoy kayo sa ating paggawa ng sabiki lure pa ginagamit sa fly fishing streamer. Dalawang klase yung ginagamit ko. Ito yung gamit ko dyan, yung semicircle. Tapos, merong metal lure sa dulo. Pampabigat. Yan. Sana nagustuhan nyo. At malapit na din yung season dito. Magkikita na naman kami nung kapitan ng bangka na yan na si Captain Rafi. So guys, sana nag-enjoy kayo sa ating paggawa ng sabiki lure. Ang dami nagkalat. Yun, ito yung mga nagawa natin. So ayun guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Ingat palagi. Thank you.